Sino bang mayari dito? Ang pangit ng lasa, oh. Yung pagkain hindi masarap, eh. Lugi, babayaran ko 60 pesos na yan. Ay, kung ayaw mo kainin yan, umalis ka na! Alis na! Suplada! Suplada? Ako ba yung suplada? Ikaw yung nagreklamo dyan? Ako yung suplada? Ang kapal na mong ama! Tita! Walang iyak! Tita! Walang iyak! Shhh! Walang iyak yan, eh! Relax lang kayo, tita. Pasensya na po kayo. Ano ba nangyari? Pasensya na, ha? Kain lang kayo, ha? Huwag niyong pansinin yun. Masarap naman, di ba? Oh, masarap? Sige, kain na. Dadagdagan ko pa yan. Hayop ka! Tita! Shhh! Quiet na, okay? Relax lang. Okay na, okay na, okay? Nako, talagang dinaig pa ni Tita Mitringin si Gabriela Silang. Tama yan. Nakakahiya. Baka po dapat hindi nyo nalang po pinatulan. Oo nga eh, kaso talagang nanggugulo siya eh. Mitring naman, dapat kinausap mo naman ng mahinahon. Alam ko naman yun, Alinggore, na mali talaga makipag-away. Pati mga ibang customer eh, ginugulo niya. Hey! Ako mabait ako kung sa mabait, pero kapag ginalit ako, nako, maghahalo ang balat sa pinalupan. That's it, Aling Mitring! Huwag po kayong papaapi! Fight! Mabuhay si Gabriela Silang! Ay, naku! Nakita mo na ang reaksyon ng mga bata. Ikaw naman kasi, lagi hinay-hinay lang. Oo nga po eh. Eh, talagang nadala ako ng emosyon, kaya ako nagalit. Ito kayong dalawa naman, alam nyo naman mali yung ginagawa ko. Ginagaya nyo pa. Tama na yan, ha? Alam niyo, naalala ko tuloy itong si Laura. Sino pong Laura? Ah, mabuti pa kunin mo yung libro mo. Nang makita natin kung sino si Laura. Pero iba, iba po talaga si tita kanina. Akin, akin na yan. Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay, okay. Eh, ito na si Laura. Okay. Okay na ho. Oy. Ba alam? Lahat ng pumaparada rito, nagbibigay sa akin. Ha? Ano? Gusto mo, igis na lang kaya kita. Kiss? Gusto mo, kiss ako. Iyakis ako! Oh! Iyakis ka, ah. Miss! Magaling ka. Oh, gusto kita, ha? Ito na ang munggo. Mainit na mainit yan. Lalo akong nagutom. Oh, pero intayin na natin si Laura, ha? Dahil sasahugan ko pa yan ng tinapa, kaya lang pinabili ko nga siya eh. Eh baka mamaya pa bumalik yun. Ewan ko nga ba sa batang yon. Kanina ko pa siya pinabili pero wala pa rin. Pero siguro naman dadating na yon. O eto, magkanin ka na muna. Pagutom na. I-ready mo na. Baka humabol pa yung tinapa. O ayan na, ayan na. Laura! Po. Ano ba? Nasaan yung tinapa? Kanina ka pa. Hinihintay. Wala na po na eh. Ubus ano? Na daw po. Anong wala? Wala ha? Na daw. Hayaan mo na, Nenita. Please po muna ako na eh. Ay. Pakainin mo na yung anak mo. Halika anak, umupo ka dyan, kumain na tayo. Hindi, bisan po ako na eh. Umupo na dyan, kumain na tayo. Magmano ka sa tatay mo, di ba? Laging kabilin-bilinan yan. Tay, mano po to eh. Ay, sa akin! Nay, mano. Dito, dito. Teka, teka. Sandali, sandali. Nay naman ni. Sandali! Wala to. Patik, patik! Laura! Nakipag-away ka na naman? Nay, wala to. Anong wala? Eh, ang kalaki-laki, oh! Sino naman yung nagsimula kasi? Teka, sandali, kukuha kong bolsa di yan, oh! Ikaw talaga! Kuna mo, doon. Yung ginagamit ko sa tuhod ko. Yan. Ito, ito. Sandali. Yan. Ay, nako. Wala naman to, Nay. Anong wala? Ay, ayan, kitang-kita ko. Eh, kasi sila, atong bobong tsaka si Crispin eh. Kung ano-ano pinagsasabi, nakakabastos na. Eh, kahit pa. Pero kababae mong tao, lagi ka nalang ganyan, nakikipag-away ka. Para ka paningkira. Ano ba niya?
yan? Hayaan mo masama na. Nay. May katwiro naman wala. Yung anak. Teka, sandali. Maki. Walang masama sa pagiging palingkera pero nilalagay sa lugar. Pati ang pakikipag-away nilalagay sa lugar. Eh ikaw, hindi ka ba nahihiya? Para kang lagi na lang mainit ang ulo. Ha? Kailangan bang laging mainit ang ulo? Kailangan laging galit? Ha? Hindi pwedeng magpasensya? O ano? Ano sasabihin mo, ha? Masama sa palingkera na yun. Alam mo yung anak mo, may katwiran naman eh. Eh, binabasto siya eh. Ano bang sabi sa'yo? Pakis daw, tay. Di ba bastos yun, tay? Wow. Pero kahit na, pero hindi ka dapat na ganyan, nakikipag-away. At saka, tinan mo, paano kang hindi babastusin, ha? Paano kang hindi babastusin? Eh, ang trabaho mo, eh, trabaho ng panlalaki. Eh, kababae mong tao. Eh, Nay, masama na ho ba'y pagtanggol yung sarili? Si tatay ho, nagsabi sa akin na dapat lagi akong matapang. Tama. Tapos nung bata po ako, tsaka nabubuli, sabi rin sa akin ni tatay, huwag ako magpapape. Tama. At saka sabi ni tatay, huwag din ako uuwing umiiyak. Kailangan daw, huwag akong papatalo kahit kanino. Tama. Ikaw tama ka ng tama eh. Gusto mo ikaw tamaan ko? Ha? Kaya ganyan yung anak mo eh. Kakukonsinti mo. Ha? Laura, gaya ng sinasabi ko, tama yung maging matapang ka, pero inilalagay sa lugar. Hindi naman pwede yung lahat na lang, puro galit, puro away. Hindi ba pwedeng pagminsan eh, pagpasensyahan mo naman ang kapwa mo? Ha? Lahat naman pwedeng idaan sa mahinahon na usapan? Ay nako, mabuti pa. Tigilan mo na yung pamamasada ng tricycle. Nay naman, sayang yung kita eh. Hindi. Tay. Hindi. Tigilan mo na yung pamamasada dito ka sa bahay. Matuto ka ng mga trabahong bahay, tulungan mo ko. Para pag mag-asawa ka, marunong ka. Naintindihan mo? Tigilan na yan, ha? Dito ka sa bahay. Magpakababae ka. Ganto ba, Nay? Tingnan mo, asal. Manang-mana sa'yo. Manang-mana sa'yo. Hayaan muna. Nagugutom lang yung anak mo. Anak mo ay kamarami, ha? Sige. Magkonsintihan kayo. Hindi na muna sinalungat ni Laura ang gusto ng kanyang ina. Sinunod niya ang utos nitong tumulong sa mga gawaing bahay. Ano ba naman niyang ginagawa mo? Bakit kanya ng pagkakahiwa mo dyan? Dapat mas maninipis. At saka ito, tingnan mo, ang kapal-kapal. Dapat pare-parehas ang pagkakahiwa mo para pag niluto mo, parehas din ang pagkakaluto. Ay, naku, abal, Laura, dapat matuto kang magluto. Paano pag mag-aasawa ka, anong pakakain mo sa asawa mo? Manipis, ganto ka nipis, Nay. Okay na po ba itong ganto ka nipis? Munguyain din naman. Pwede ka ba akong mag-asawa pag malinis ko to? Gusto mong magreklamo ni Laura, hindi niya magawa. Sa nanay lang niya siya hindi makalaban. Oh, pagtapos mo dito, ito naman. Ang gagawin ko dito, Nay? Abay, ano ba sa tingin mo? Malinis na mga damit yan, ay di plansyahin mo. Oh, ha? Kaya lang, kailangan diretsyon-diretsyo, ha? Pulido yung pagkakaplansya, walang lukot. Nay, mamamasada na lang po ako. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Kailangan matuto ka ng mga gawaing bahay, ha? Kaya ayusin mo yung pagpaplansya mo, ha? Nay, babae na ako na to. Kahit hirap na. Sige lang si Laura sa pagsunod sa utos ng kanyang ina. Kaya lang, hindi maingat si Laura. Tinamaan po yung Dwende? Oo, totoo yun. Talagang malaki ang naging bukol tong si Dwending. Kawawa naman po. Bakit naman kasi laging padabog si Laura?
Oo nga, hindi po siya nag-iingat. Hindi naman yung kasalanan ni Laura, ha? Hindi niya sinasadya dahil hindi niya nakita. Invisible kaya si Dwending? Alam niyo, parang alam kong mangyayari. Gagantihan ni Dwending si Laura, ano? Ikaw, ha? Nananahimik ako dito, ha? Binagyan mo ako ng bukol dito? Ang sakit! Ang dapat sa'yo, parusahan! Ito sa iyo! Injection eh. Alam ko na. Ano? Ano mo sa itsurang yan, ha? Duda ko, ha? Tingin ko! Ano? Nakasang hinala ko. Ano yan? Ano, Tay? Ano, Tay? Ano, Tay? Ano to? Ano? Tay, huwag niyang wakal, Tay. Parang sungay na yun. Ako, baka tubuhan ka pa ng isa? Hindi kaya? Nay naman, di na kayo nakakatuwa. Ang laki! Nagkabukol na nga si Laura. Alalang-alala sa kanya ang kanyang mga magulang. At para kasing batang umaatungal itong si Laura. Ito ang kasagutan sa ating tanong! Ano ho yan? Akin na ang paa mo! Ako? Patong. Ayoko nga! Naiyong gagawin siya po ako nito. Ayoko! Sige. Baka po masaktan yung anak namin. Ano? Anong gagawin niyo? Hindi ka masasaktan kung walang sumasalbay sa iyo. Ikaw naman? Hindi naman niya sinasadya. Hindi niya sinasadya. Ikaw na ang dapat magpasensya. Hindi ka naman nakikita ng bata eh. Hindi nga niya sinasadya. Hmm.
kausapin mo siya. Humingi ka ng sorry. Kanino? Sino? Sino kakausapin? Yung nasaktan mo. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng sorry. Sino po ba yung nasaktan? Ano ba yung nasaktan? Ano yun? Yung duwende! Duwende? Oo. Wala naman ho. Nandiyan ba? Hello? Sorry na ha, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry? Parang napipilitin ka lang nag-sorry. Sorry na nga, di ba? Nag-sorry na ako. Yun na yun, nag-sorry na. Okay na, ha? Hindi ko nararamdaman. Sorry mo. Eh, ano bang gusto mo gawin ko? Lumuhod pa ako? Yoko nga. Ikaw na nakasakit. Ikaw pang galit? Nay, kayo na nga dyan. Teka. Alam niyo, ako naman di naman ako nagpapaniwala sa mga ganyan niyo. If I know, kayo lang nagliliit-liitan ng boses. Ha? Ay, dyan ako. Anak, oo. Nay! Nay! Anak ako, kausapin. Ma? Ikaw kaya, ikaw kumausap. Anong gagawin ko dito? Eh, tutakpan ko na lang. Ayan. Kita pa din eh. Oh, sino ka? Saan ka galing? Ikaw ha, masyado kang suplada at palaban. Siguro ikaw yung ano, no? Ikaw yan, ano? Oo, ako si Dwending. Sinaktan mo pa, inaway mo pa ako. At dahil dyan, lagot ka sa akin. Ano tagawin mo? Ito sa'yo! Hala, saan pala punta si Laura? Ano pong ginawa ni Dwending? Ba't po ba si Dwending, Lola? Akala ko pa naman po mabait siya. Naku naman mga bata, konting pasensya. Hindi pa naman tapos ang kwento. Makinig lang, ha? Hala! Nasaan ako? Bakit ako nandito? Hoy! Ikaw bulingit ka! Iuwi mo ako sa amin! Excuse me! Wala ka sa mundo mo! Hindi ikaw ang bida dito! Pwes, lagot ka sa akin! Ah, ganun ah! Ikaw lagot ka sa akin! Tawa ka pa ng tawa, ah! Ikaw talagang bata ka, ah! Alam mo, ikaw, pag nahuli kita, baku! Lagot ko sa akin. Pag mag-good girl ka, bigyan kita ng bagong banana. Batang duwende. Ako si Dwending. Dwending? Alam mo, hindi na ako galit sa'yo. Pinapatawad na kita, kaya pauwiin mo na ako sa amin, ha? Ako talaga? Iba ka din, hanggat hindi ka magbabago, dito ka lang. O, ikaw, Dwending, hindi mo ako pwedeng gawing prisoner dito. Bahala ka, alis na ako. Go. Teka lang. Saan dito ang daan pa uwi? Hanapin mo yung exit. Exit? Masaya ka pa. Tum na ako. Ngayon meron dito. Secret code dito. Thank you.
Akala mo nga naman. Jackpot! Makauwi na ako sa amin. Okay. Okay, saan ako dadaan? Sa kabila pala to. Mali ako. Okay. Dito. Mo pa ako, ha? Oy! Lumabas ka dyan! Paraanin mo ako! Huwag mo takutin! Duwag-duwag mo! Hoy! Ayaw mo talaga, ha? Mapapahamak si Laura kapag ginawa niya yun, di ba, Lingoreng? Magagalit yung kapre. Patay! Ah! Oy! Ano gagawin mo? Baka malito ako, ha? Oy! Hindi ako natakot sa'yo, ha? Teka lang! Ano ba? Pauwi naman ako sa amin! Katakot ka naman. Takot ako. Alam mo, hindi ako natakot sa'yo. Pero makabala mo na ako! Weh, hindi nga. Ikaw? Tulong! Tulong! Dwending! Ang higpet ha! Dwending! Ay! Nay! Tay! Ay! Baka wala mo na ako! Please! Aray! Tulong! Nay! Nay! Dwending! Tulungan niyo ako! Talaga kita. Thank you, thank you. Alam mo, yan oh, yung kapre na yan, bad yan. Parusahan mo bad yan eh. Hindi naman bad si Capricho ah. Hindi talaga. Kung nagsabi ka lang ng maayos, padadaanin naman kita. Kung hindi mo ako binato, pati ang bahay ko, hindi ako magagalit. Eh, kasi nasanay lang naman akong lagi akong palaban, eh. Dapat, Laura, huwag ganon. Kalma lang. Hindi na nga. Sorry na, Dwending, ha? Promise ko, hindi na ako uulit talaga. O anong sasabihin mo kay Capricho? Capricho! Sorry na, ha? Sorry na kung nasaktan kita. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi gustong-gusto ko nang umuwi sa amin eh. Baka kasi nag-aalala na yung magulang ko. Natanggap ko yung sorry mo. Kasi mukhang natuto ka na. At nagsasabi ka ng maayos. Talaga? Babalik yun ako sa amin? Nakabalik na ako! Dwending! Naku, marami
maraming salamat, ha? Ay, naku, maraming salamat. Promise, magpapakabait na talaga ako. Beshi na tayo, ha? Thank you, thank you. Nay, Tay! At dyan, nagtatapos ang kwento ni Laura. Yeah. Anong ginagawa mo, Elvis? Ginagaya mo si Dwending, no? Gusto mo ba magka-magic? Oo. Pero sa totoo lang, meron naman talaga akong mad... Ano? Feeling ko, magician ako. Pero ang ganda talaga ng kwento ni Aling Goreng. Ang nakakahiya. Nahihiya ako para kasing ako si Laura. Alam niyo kasi itong si Laura mula noon, natuto siya sa mga nagawa niyang mga pagkakamali sa kanyang buhay. Kaya hindi na siya tinawag ng mga kung ano-ano pa, kundi siya'y tinawag ng si Laurang Mapagpasensya. Tama. Ako rin, Aling Goreng, matututo na rin ako. Babaguhin ko na rin yan. Magiging mapagpasensya na rin ako. Hay! Hindi man talaga maganda yung mainitin ang ulo, nagiging nagagalit, di ba? Nakakadagdag ng wrinkles. Pero alam mo, Aling Goreng, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil natuto ako na kahit matanda na pala tayo, no? Pwede pa rin matuto at magbago kapag may mga mali sa ugali natin. Kaya... Aling Goreng, maraming salamat po dyan. Oh, salamat din, Iha. Mangang-mangangako ako, magiging mas mabuting tao ako. Alina kayo nga po, ito pinapangako ko sa inyo, ha? Mas magiging, mas maganda yung kikwento ko sa'yo sa susunod. Ayan na!